Dahil ko nakaroon ako to find them. Dahil. Dahil. Nakaroon ako to find Joe discussion, helpful topics, reaction from people around the world. Maraming salamat po. Kumusta na yung ating mga kababayan na saan man kayo panig ng mundo? Ay kayo ba'y feel good na feel good dyan? Magandang hapon po sa mga taga-subaybay ng Filipino World Channel sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, hapon o gabi sa mga overseas Filipinos around the world. Ang Filipino World Channel po ay mapapakinggan. Ito ay mapapakinggan ninyo sa mga podcast apps natin tulad ng Apple Podcasts, Spotify. Ito po yung mga social media accounts natin, ha. Ayan, ha. Ang yung nakikita ninyo sa screen. Lalo na yung Amazon Music, Google Podcast, TuneIn, Player FM, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, Podbean, Podcast Addict, Podchaser, Castro, Castbox, Pocket Cast at Buzzsprout. Yan po yung mga podcast channels natin kung saan-saan tayo napapakinggan dun sa mga paborito ninyong podcast channels. At mapapanood na din po tayo dun sa mga podcast, YouTube channel, IGTV, Dailymotion, at sa Rumble TV. Ayan po ha, sa mga kababayan nating OFWs. Good morning, good evening, good afternoon. So ang programang Feel Good with Joe Arcaya, ang inyong lingkod, ay tumatalakay ng mga positibong impormasyon at mga interviews na maaaring makapagbibigay ng positibong pananaw sa buhay. Kaya ang hiling po ng inyong lingkod ay sama-sama nating labanan ang atake ng negatibong enerhiya na sumasalubong sa pang-araw-araw nating buhay. Tulad na lamang ng mga tao, bagay o sitwasyon na makapagbibigay ng stress sa inyong sarili. Halimbawa po dito ay ang minsan may mga taong nagiging dahilan para tayo ay magalit, mainis, at mas makabubuting umiwas kung maaari. May kasabihang ang taong laging naiinis ay talo. Kaya always stay happy. Tama po ba? So, iyan po ang ating vibes na tatalakay ngayon. Minsan naman ay mga bagay na nagdudulot sa inyo ng malungkot na karaan o kaya naman ay ang mga kalat na nakapagbibigay ng mabigat na pakiramdam. Kaya kailangan linis-linis at itapon ang mga kalat para gumaan ang pakiramdam sa inyong kapaligiran. Tama po ba? So mag-welcome tayo ng mga positibo sa ating environment. So ita-touch up din natin yan, ha? Halimbawa na dito, gawin natin example itong Manila Bay na dating mabaho, makalat, ngayon din na tayo na, ha? Yan po ang ibig sabihin natin ng magaan na pakiramdam sa kapaligiran.
So, tayong lahat po ay may sariling kaisipan para pumili kung gusto ba nating maging negatibo o positibo lagi o kaya naman maging malungkot o masaya lagi. Ha? Tulad ng guest natin ngayon. Ha? Laging masaya. Kapag napapanood ko yung kanyang TikTok, ay napakagaling sumayaw. Ha? So, at o kaya naman na ang tinutukoy nating mabigat na pakiramdam o magaan na pakiramdam, iba po yung naiisip ko parang tungkol yata ito sa pagda-diet. Kung gusto mong bumigat at o kaya magpakataba, ha, hindi po yung tinutukoy natin na yung magaang na pakiramdam. Yan. So, tulad na lamang ng feel-good topic natin na tatalakayin sa ating podcast ngayon, ay wag na po nating patagalin yung guest natin na sa live po mula sa Olango, Lapu-Lapu City, Cebu. Si, kilala. Napanood ko ito sa TV Patrol kaya Guinness ko ito eh. Kasi napaka-positibo po yung naidudulot nitong ating panauhin ngayon. Walang iba kundi si Tito V. Upaw. Palakpakan! Yes, magandang gabi po, Canada, at magandang hapon, Pilipinas. All over the world. Ayan po si Tito V. Ang actually, ang pangalan niya ay Robinson Dano? Robinson Amit Danyo. Danyo. O yan. Bakit Tito V ang tawag sa'yo? Ganito po kasi, Tito V ang naging palayo ko kasi V is, nickname ko po yun, Benson. Tapos, nagsisimula po yun yung Tito. Yung mga pamangkin ko talaga, tinatawag nyo ako na Tito. So, habang ako, mahilig kasi ako sa hosting, mga funny videos. So, yung tinawag ako na aking pamangkin, so sumusunod na rin yung ibang tao sa buong Olango na Tito. So hindi ko na lang inaano kahit regardless po pamangkin o hindi, tinawag talaga ko buong Cebu na Tito V. Parang si Ate V. So Tito V Upaw. Opo, TVO. TVO. Oh. So ang Tito Upaw ay kalbo sa Tagalog. Pares tayo ah. Upaw na tayo. Kasi siya yung twice a month pa ako nagpakalbo. Nagpakalbo ka ako kahapon lang. Oh, okay. So, ito po si Tito V ay mga kababayan, doon sa mga nakikinig sa ating podcast ngayon. Kasi Tito V, tayo yung napapakinggan. Itong mga podcast channels ay parang radio. At yung mga yung mga TV, kunyari mga TV channels naman natin ay yun na yung mga YouTube ngayon, yung mga bagong henerasyon ng ating teknolohiya. So ito po mga kababayan, si Tito V ay isang math teacher na kung saan ay nagbebenta ng mga gowns at ang proceeds ay ibinibigay o ibinibili ng mga school supplies na ibinibigay niya sa kanyang mga estudyante. Tama. Ayun. Bakit mo ginagawa ito, Tito V? Ganito kayo, Sergio. Nag-umpisa po yan ang kasagsagan ng pandemic. Sa kasagsagan po na yan, March 2020. Before pandemic, kasi may kaibigan po ako from USA. Mm-hmm. Kaibigan siya ng kaibigan ko na nasa ano sila ngayon, nasa Texas. Nalilibang siya sa mga funny videos ko sa TikTok, YouTube, at saka FB page ko. Mm-hmm. Nagustuhan ko. Tapos, yung nagustuhan niya yung video ko, gusto talaga niya na magpapadala ng mga gowns. At sa mga estudyante ko. At lalong-lalo na, kasi yung pamangkin niya ay naging mutya ng Pilipinas 2019. So, isa yan sa mga advokasya ng ating mutya ng Pilipinas. Kasi mutya ng Pilipinas 2019, galing po ng Olango, Cebu. Oo. So, kamag-anak ko rin. So, pareho kami ng advocacy. Help. Nagtutulong kami, tumutulong kami sa mga school children. Especially po dito sa Olango Island. Okay.
So, dahil doon, so may malalim ba na dahilan kung bakit itinuloy-tuloy mo itong pagtulong sa mga estudyante? Ano po? May malalim pa ba dahilan kung bakit ginagawa mo to sa mga estudyante? Opo, kasi nung nag-start na po yung pandemic, tuwing nag-meeting kami sa mga parents, parang yung mga parents may sinasabi na, "Sir, minsan kasi malilate kami ng mag-pass ng answer sheet sa module kasi minsan kasi walang pambili ng papel at saka bullpen." So I told to myself, I decided to myself, "Oh, ganito na lang, ibibinta ko yung mga gown ko para makatulong ako kahit konti." Mm-hmm. So, buti na lang may mga taong bumibili ng gown. Tapos yung kinikita ko, so binibili ko talaga ng mga school supplies. At ang nakapakabuti pa dyan, yung pinipost ka sa Facebook, ang dami nang tumutulong all over Philippines. Oo. Oh, saka siguro all over the world na rin. Oo, parang all over the world na rin kasi pagkatapos natin na-feature tayo sa iba't ibang station, may mga hindi ko kakilala, mga bagong friends na nagpapadala ng mga school supply. Kaya mayroon din akong school supply darating from California next 2 weeks. Wow! So, siguro sa darating na time, di ba, schooling, ano yung tinuturuan mo? Elementary or anong grade? I'm teaching high school po, grade 8 math algebra. Oh. Grade 8 po, high school. Okay. So, yung mga pangangailangan nila, usually ano yung at isa sa mga pinakadahilan dyan po din, Sir Joe, kasi nung students pa ako, kapos din ako sa school support. Mm-hmm. Ayan. So, di na actually, common yan sa provinces, no? Minsan, pumapasok tayo ng mga yung walang papel, di ba? Oo, talagang mahirap kasi dito sa isla. Minsan kasi hindi nakapabili ng mga school supply. So, parang na-recall ko yung experience ko na, alam ko what does it feels to be an empty during my time. So, makatataba ng puso. So, I share my blessings, I share my gowns para makapagbili sila ng school supply. Kasi maganda kasi isipin na ang daming nagcha-chat sa iyo ng mga parents saying thank you. Mm-mm. So, yun yung actual nakakapagpataba ng puso yung mga yung kaligayahan na naibibigay ng pagtulong ay halos walang kapalit yun. Tama po. Lalong-lalo na sa math po. Nag-inculcate din ako ng values kahit mathematics yung tinuturo ko. Mm-hmm. Oh, maganda yan. Ha? Kwentuhan mo nga yung ating mga kababayan na nakikinig ang buhay dyan sa Olango, Lapu-Lapu. It's Olango Island. Hmm. Oo. Ang buhay namin sa Olango Island, it composed of 8 barangays. Walong barangay po. Maliit lang po na isla yan sa Lapu-Lapu City. Tapos, mostly yung mga livelihood dito is pangingisda lang po. Pangingisda. Mm-hmm. Parang island hopping sa turista. Oo. Malakas ang tourism. Kumusta ang tourism dyan ngayon? In fairness, malakas-lakas na din pero ang problema lang maraming nawawala ng trabaho kasi wala pong mga international tourists sa island kasi bawal pa kasi pandemic. So talagang na go down talaga yung economy in terms of tourism sa isla. Pero ngayon, unti-unti na pong bumabangon kasi medyo maluwag-luwag na rin ating quarantine status dito. Oo. Kumusta yung pandemic dyan? We are now in alert level 2 according to the Office of the City Mayor.
nasa level 2 na po ang Lapu-Lapu City at ano na lang tawag nito, konti-konti na lang yung number of cases, single digit, minsan wala, minsan mayroon. Oo, oh, yun. Oh, mga kababayan, yung Lapu-Lapu City ay isa sa siyudad ng Cebu City. Minsan i-feature natin sa channel natin yung mga tourist spots diyan para ma-promote din yung island, no? Yes po. Actually po si Joanan, ang World Bird Sanctuary po, isa sa mga sikat na bird sanctuary ay located po sa Olongo Island, kung saan po yung mga migratory birds from other countries dito po sila na tumitira during winter time. Mm-mm. Oh, yeah. So, yung buhay sa isla ng yung mga estudyante natin, may mga estudyante ka bang nangingisda o minsan hindi nakapasok kasi nangingisda, yung pangingisda yung marami, buhay. Marami talaga. So, maraming estudyante dito na minsan hindi papasok kasi hindi pa nakapagpangisda. Mm-hmm. Kaya minsan, kung nalalaman ko talaga yung totoong dahilan, kaya pala minsan late sila kasi hindi pa sila nakapag-breakfast dahil wala pa raw kita sa isda. So yung mga time na yung mga incident na naintindihan ko na talaga, kasi taga-isla din ako eh. So, inano ko na lang, in-relax ko na lang yung mindset ko. Tapos babawi na lang po ako sa remedial class ng mga students, especially yung mga less learned students, yung mga least learned. Mm-hmm. Nagre-remedial class na lang po ako. So napakaswerte ng mga estudyante mo. Ha? May isang Tito V na katulad mo diyan sa inyong isla. Yung mga yung mga kasamahan mo, so gumagaya na rin sa'yo or yung iba sinasabi nga nila buti pa si Tito V, may marami kasi kakilala. So ang ginagawa ko na lang kasi hindi sila ganun masyadong may kakilala. So yung ibang teacher, binibigyan ko na lang yung mga students din nila na mga school supply. Binibigyan ko na lang. Oo. Oh. So, katulad kahapon. Oh, go ahead. Katulad kahapon, maraming parents pumunta sa school kasi meeting. So, nag-message ako sa group chat na papuntahin lahat ng mga parents after the meeting. So, hindi nga naakalain ng mga parents na sa ganito ako, pila videos lang ako, makikita nila ako sa daan na palaging nagti-TikTok. May advocacy pala na tumutulong sa mga estudyante. Kaya nagpapasalamat talaga sila. Ang daming mga parents kahapon na, sir, salamat talaga sa papel at ballpen ko. Huwag kayong mag-alala, basta kapakanan ng estudyante, I will do my best. Kasi galing pa ako dyan kung gaano ko kahirap bilang estudyante sa isla. Oo, talagang mahirap. Na actually, dinanas ko din yan nung tayo'y nag-elementary sa Taguluan. Minsan, ang layo-layo ng nilalakad. Alam mo si Joe, ano pa ang mas naka-interesting sa story? Mm-hmm. Ano? Ang napaka-mas interesting sa story is, ang mga nanay at tatay ng mga students ko ngayon, classmate ko before, nakapost din during our time. Mga classmates ko before na wala ding school supply. Natatawa nga ako kahapon. Kasi most of them, classmates ko nung high school, ang mga parents ngayon ng mga students ko. Oh. Parang ano siya ba? Parang history repeats itself. Wait, anak ka ni ano? Anak ka ng classmate ko? Sinong nanay mo? Classmate ko nung first year high school. Classmate ko nung second year high school. Oo. Oo nga. Sa tingin mo ba, ano yung pwedeng maging solusyon? O bakit yung history ng kahirapan ay nagre-repeat sa mga anak nila? Siguro yung ano, para sa akin, based on my observation is the sense of readiness sa isang responsibilidad. Kailangan talaga yun sa isang tao.
bago mo akuhin yung responsibilidad bilang isang ina at ama, kailangan talaga maging prepared. Kasi having a family is not an easy task. No, it involves acceptance, sincerity, and hardship, and perseverance. Lalo na sa mga may asawa at anak. Pero kahit ako, single ako ngayon, naghihirap pa rin, pero I keep on molding the best education for my students talaga, sir. Oo. So, yan yung ano, no? Sa kabila ng sinasabi mo, kahit single ka, mahirap ang buhay, pero nagagawan mo pa rin ng paraan para tumulong dun sa mga estudyante mo. Oo. Kasi dinaan ko sa mga TikTok funny videos ko, at dahil doon, ang dami na po naka-discover sa atin. Tapos, yung nalaman ng ibang tao ng ating advocacy, tumutulong na rin sila sa mga students ko. And I'm so thankful for that kasi ang dami pa paparating ng mga school supply someday na nag-chat sa akin. Bukas nga may darating na rin dito sa isla na isang bagong kaibigan na magdodonate daw siya ng school supply. Oh. Mga bagong kaibigan ko lang sa social media, Sir Joba, na hindi ko kakilala. Oh, that's na from other city, from other province. Oh, that's good, ha. So, yung mga taga-pakinig natin ngayon sa podcast at taga-panood, ilalagay ko yung okay lang ba ilagay ko yung iyong Facebook account para doon kanila kontakin. Ang ginawa kasi sa lingkod kapamilya ni Julius Baco at saka Bernard Sembrano. In-interview nila ako 2 weeks ago, hiningi nila yung GCash number ko. Okay. Tapos, So, pwede ko rin na ilagay sa mga description na... Opo, pwede rin po, Sir Joe. Okay, o sige. I-message mo na lang sa akin mamaya, no? Sa i-PM mo, i-message mo sa akin para itong accounts at saka yung Facebook contact mo, ilalagay ko sa mga description nung podcast natin ngayon. So, ayan. May mga minsan... So, go ahead. Hello? Medyo nawala yung signal. Tito V? Oo. Oh, ayan. Ayan, oh. Medyo naputol ka. Oo. Tito, live po ba tayo ngayon sa Overall Canada? Oo, naka-live tayo ngayon. Live tayo ngayon all over the world. All over the world pala niya. Yeah. Kasi yung mga kakilala ko from Edmonton, Alberta, nagsusubaybay din sila sa the Filipino World Channel. Batiin mo sila. Hello to my friends there in Edmonton and Edmonton, Alberta, Canada. Lalo na yung mga classmates ko before nung, kasi may classmate din akong dalawa na sa Canada ngayon. Nasa Vancouver din yung iba. And they are one of the sponsors of my advocacy, yung mga dalawang classmates ko. Pangalanan mo sila. Hello to Ma'am Jacqueline J. Bayer Wagwag and also to Christian James Lambocon of Edmonton, Canada. Yeah. And salamat din ako sa ibang tao, Sir Joe, from Germany. Thank you so much to Ma'am Visitation Muller and also to Ma'am Teresa Bacolod of Munich, Germany. And also to bagong friend ko from New York City, Sir Hammer. At yung iba pang mga taong naging bago kong kaibigan, ang dami kasi nila, hindi ko na, basta buong Pilipinas, may from Tarlac, Quezon Province, Manila. Uh-huh. At meron ding Tacloban City na nagsisend po sila ng mga tulong sa students ko. So, kompleto na talaga ang students ko ng school supply. So, pag may paparating sa iba na namang year level ko, ibibigay. Parang ang sarap pakinggan yung mga ganong istorya
no, na maraming tumutulong, no. Sana hindi lang nag-iisa si Tito V, no, kung may mga sanang marami pa. In addition ko lang po si Joe, kasi ano tayo, nasa limelight po tayo dahil binansagan po ako sa buong Cebu, the Medias Queen, no. Kung makikita nyo, may blue medias ako dito, no? Pakita ko ba, Sir Joe? Oo, oh, kitang-kita. Oo, oh, yan. Kita ba, diba? Oo. So, nagsisimula natin yun paging medias queen natin kasi nag-host ako ng mga singing contest dito sa isla. Nag-host ako ng Got Talent. Oo. So, meron na pa akong 39 pairs of medias. 39 oh. pairs of socks. So, kaya pala medias socks. Kaya pala, kaya medias queen. Oh. Or the socks queen of Cebu. Yun na. Kaya pala dahil ikaw yung dahil sa medias na dahil sa medias ko. And the story of medias, it started when I way back 10 years ago kasi mahilig ako sa volleyball. Oo. Tapos not only volleyball, not only sports, pag nag-host na ako, iniiba ko talaga yung aura ko ba. Talagang medias lang na mahaba hanggang tukod at naka-shorts lang. So, one time, tinatawag ako ng mga tao na medias queen. So, kaya, from Tito V upaw, naging medias queen ng Cebu. Parang... Kaya nga, maraming ang medias nagpapadala sa akin, no, from Manila. Hindi ko talaga mga... Basta happy lang talaga ako na happy ang mga tao sa mga funny videos ko po. Oo nga, meron akong ano dito eh. Gusto ko pakita to eh, ito. Itong ito. Osi yeah. Come on, baby, come with me. Oh. Oh, wala, sana yun. Oh, diba? Ito. At after that, maging endorser na po sa Chiki Oy. Oo nga eh, Chiki Oy. Oh, naging kinuha pa ko bilang endorser po ng isang manukan dito sa Cebu. Gusto kitang makanday. Ayan o. Panoorin muna natin. Masarap na good vibes to eh. Kaya pala tuwan-tuwa sa'yo si Bernadette. Napanood ko yung pagbati sa'yo ni Bernadette Simbrano. Yes. Oo. So pag-usapan naman natin itong ano, meron kang mga quote dito. When you dream to have more, you will be frustrated and disappointed. But when you dream to love, to serve and to give, be ready to be happy and fulfilled. Yes, yung quote na yan, nabasa ko lang sa isang magazine. Tapos, dinagdagan ko lang po ng mga 3 or 4 words para, kasi may parallel idea pa ako niyan, para naman maibahagi ko sa buong mundo, what is, how to be happy or being contented. Iba kasi pong contented at hindi contented. So, the common denominator of that message is, I am fulfilled and happy to serve and to give because I don't want to dream more. Kung ano ako ngayon, parang isang vocation, parang isa itong vocation eh, na ano lang siya, biglaan lang pumasok sa isip ko na ibibinta ko ng gas. So parang ganun. So, happy to serve and to give. I'm not aiming more because I know God is in my heart and God will guide me in a good, in a right pathway. O yun na. Ito pa. May isa pa akong quote na kinote dito. Life is parang billiard. Kailan unahin mo ang number one bago ang number two. Yes. Oh, nandito pa ako ngayon sa kaibigan ko. Actually, nasa resort ako. Ito yung billiard, no? Ito yung pole sa billiard. Ito, buti na lang dito ako nagpa-interview. Napag-isipan ko lang talaga na life is like a billiard. Kailangan mo number one. Kasi sa buhay, uh-huh.
pag may problema, you need to solve it step by step. Isa-isa lang yan. Kasi ang problema po para sa akin, Sergio, para siya isang balloon. Kailangan mo ipaliparin yan so that you will be free. So kailangan ang problema, hindi isa sa isip na hindi mo na kaya, dapat kakayanin. And para siyang billiard, no, it will start number one, so step by step process po. Okay, yeah. Parang ano yan eh, parang hagdanan din ano. Oo. Talaga may ano siya, may hierarchy of level. Yes, hindi ka pwedeng humakbang doon sa ikapang-apat na hakbang. Eh, parang imposible kung dapat doon sa nagawa mo na. Parang math din yun. Mm-hmm. You cannot add two-digit by two-digit numbers pag hindi ka mag-start sa one-digit by one-digit. Yes, correct ha. Ito pa. As we were taught, ano to, by Confucius, that education breeds confidence, confidence breeds hope, and hope breeds peace. And with this education, oh, educators beside me, I guess I conquer all with a what about that? Mix of ang fun. Ang nagtuturo niyan is yung katabi ko, teacher din yan, kapatid ko yan. Oh. Oo. Pero hindi siya teacher by profession before. She was an accountancy graduate. But hindi man siya nakapasa ng CPA board exam. Kaya pinursige niya maging accounting teacher na lang. Sa isang school, kasama ko siya. Okay. Kasama lang kami ngayon sa school. Ilang kayo magkakapatid? Anim po. Mag-isa lang akong lalaki, limang babae. At ako po yung second to the youngest. Siya po yung youngest, yung katabi ko sa picture. Oh. So... yun, napagkamalan siya. Pero minsan, napagkamalan ako na youngest kasi I am prettier than her. Humble, ah. Joke lang. Yan na. So, dun sa mga kababayan natin, ito ay pang good vibes natin eh. Itong ginagawa ni Tito V. Ha? So, bakit Matt yung napili mong ano, profession o ituro? Ano po? Bakit math? Kasi when I was high school, for me, math is very challenging and interesting. Buti na lang, nung nag-college ako, kahit medyo difficult yung mga math subjects, nakayanan ko. Kasi para sa akin, math is one of the challenging and easy subject. Uh-huh. Kasi short sa yung answer kasi eh. Kasi, for example, in a grade 1 student, 1 plus 1 is 2. Yeah. And 1 plus 1 in America and 1 plus 1 in Canada is also 2. But pag dito tayo sa English, mas ano siya difficult. Minsan kasi ang small, tiny sa isang ibang bansa, little sa ibang bansa, or shorter. So medyo siya ambiguous. That's why the essence of mathematics is fixed and precise and challenging. Kaya nag-math major po ako. Oh. Dahil mahilig din ako sa number. Okay. So, yan ha. And then, may isa pa akong napansin dito sa sinusubaybayan ko itong ano mo eh. Itong iyong TikTok. Ano bang ginagawa ninyo dito? Ito pa, i-ano ko lang ah. Oh, si yeah. Come on baby, come with me. Ito hapon din yun. Anong meron diyan? Naglilinis kami sa baybayin. Kasama ko mga teachers sa elementary kasi nag-request din yung elementary teachers kasi high school teacher po ako. Nag-request sila na makipag-TikTok sa akin dahil gusto din nila makita sila sa aking limelight. Oh. Kuna no props kasi yung mga teacher din yan, classmate ko din yan nung grade 1 pa ako. But elementary teacher din sila. Special request po yung ano presence ko. Kaya I respect their one. Sige, mag-TikTok tayo, maglinis tayo.
And that is our ano, baybayin, harap ng bahay namin. Sa harapan niya ng bahay namin, sir. Oh, so, ang ganda ng lugar ninyo, ha? Oo, harapan lang talaga yung baybayin namin. Na actually napakaswerte ng ano yung mga nakatira sa ganitong lugar. Napaka refreshing nature yung dating. No pollution. Sa mga nakikinig ngayon ng podcast, dun sa hindi nanonood ng video, ito pong dinidescribe ko ay isang napakagandang beach na mayroong white sand. Kung i-describe ko, yun ha, malinaw yung tubig, white sand, and may mga kasamahan po si Tito V dito na nagtitiktok kung saan ginagawa nila yung paglilinis ng karagatan. Anong ginagawa niyo sa pag anong ginagawa ninyo dito? Kinukuha namin yung mga plastics na baybayin. Sinisegregate namin yung biodegradable at non-biodegradable. Tapos kinukuha din yung mga garbage collector. Mayroon kasi nakasay na garbage collector twice a week dito sa island. So yung clean up diyan how often? Gaano kadalas ninyo ginagawa? Ang international clean up is not only once a year. Pero once a week ang clean up po, yung mga taga-barangay na po, yung mga government employee. Oh. Okay, ha. So ang dami. Yung mga government employee sa bawat barangay po, every once a week po sila naglilinis sa karagatan. Yun. Ang dami mong ginagawa, no? Hindi lang yan eh. May isa pa akong napansin. May mga models ka rin inaalagaan. Opo, may mga models pa ako. Kasi under po ako sa UPT management. Parang ano ko na rin po ba? Parang passion lang na masaya lang ako pag tumutulong sa mga models. Kasi may mga models kasi they want more in their life. They want to pursue their dream. So, naging ano po ako, marketing officer po ng UPT management. And UPT stands for Eulaline P. Tampos Modeling Management po. So, pag mayroong mga ramp modeling dito sa Cebu, kasama po ako sa buong team. Mm-hmm. Ano yung project ninyo ngayon? May upcoming project po kami sa Mr. World Ambassador International. That will be happened in Ho Chi Minh City in Vietnam. That will be on January 2022. At this time, after our interview, magbisita po ako sa lahat ng mga tourism spots sa Olango. Kasi in my side ngayon, kasama ko ating Mr. World Ambassador International Philippines 2021 for upcoming international pageant sa Vietnam po. Sa Vietnam. Kaya po lang sa kanyang island tour. Oh, ang dami mong ginagawa. Paano mo minamanage yung schedule mo na yan eh? Nagtuturo ka pa? Mostly kasi sa yung... So Monday to Friday, school works. Friday night, mag-prepare na ako sa mga gigs ko. Example, entertaining some of the guests from other city. Kasi marami kasing mga bagong kaibigan po na pumunta ng island at ginagawa akong tourist guide. Uh-huh. So sinabihan ko sa kanila, Friday afternoon kayo pupunta ng isla or Saturday morning so that I can accommodate you 100%. Katulad ng GMA7 Cebu, yung mga reporter doon, naging kaibigan ko na rin. So uh-huh. Sinakita nila ako paano ko ina-accommodate yung mga tao. Hanggang even mga Manila reporters, kinukuha yung mga presensya ko. Kasi masaya daw ako. Yan talaga ang gusto ko. Happy po ako, Sergio, pag masaya ang mga tao sa akin. Parang, it's self-worth achieving pag nakikita yung mga taong tumatawa sa'yo. Yes. Ewan ko, masaya talaga ako. Masaya ang tao sa akin. Napaka ganda ng vibes na idudulot mo dun sa mga... Kaya minsan nagpo-post ako sa Facebook na disappointed. Hindi maniniwala yung mga kaibigan ko kasi hindi rin ako marunong tawag nito, anong tawag
sa ano, angry sa Tagalog? Yung disappointed? Oh, hindi na ako marunong mag-disappoint. Oo. For example, yung mga hindi ako pinalaro ng volleyball. Uh-oh. Kasi late ako, so na-disappoint ako niyan. Oo. Tapos, hindi sa maniwala na na-disappoint ako. Kaya, after 2 days, nawala na yung ano ko, disappointment. Kasi, they never believe in me that I have a faith in my heart with struggles and difficulty because I keep on laughing every day. Even my mom. Yeah. Yung nanay ko, pinatawa ko yan every day. Oo. Alam mo, napakaganda yung vibes na or positive energy na naibibigay mo sa kahit kanino. Alam mo, yun ang pinakamahalaga sana yung mga tao eh laging ganun. Ano ba sikreto pag, para maging isang positive? Happy. For me, the secret of being a positive self-concept person is ano lang siguro po is kailangan bawasan yung mga bad words coming from your mouth. Number one yun. Keep it by yourself. And number two is always have faith in God. Mm-hmm. Yan talaga ang dali. Kailangan bawasan yung mga bad words from your mouth. And always believe in God that you are a figure, an image of good example. Yun. And especially myself, no, kasi ano, sikat tayo sa isla eh, na joker. Sikat tayo sa isla na TikToker. Buong isla, eh, ang dami nang tumatawag sa akin, magpa-picture. Pero noon pa yun. Hanggang ngayon, lalo na kasi nasa TV na tayo. Uh-huh. Nasa Filipino World Channel na po tayo. Nasa iba't ibang podcast na po tayo. Oo. Yeah. So, yan mga kababayan ha. Kung gusto niyo pong suportahan yung ginagawa ni Teacher Tito V, pwede yung kanyang Facebook account ay nasa mga description po ng podcast na ito at yung account kung saan kayo pwedeng magpadala para ibinibigay na tulong doon sa mga estudyante na kanyang nasasakupan, no? Sana may mga katulad pang teacher na katulad ni Tito V na napaka-positive na or isang positive na ehemplo ng isang guro. Ano bang pwede nating ano bang mensahe mo dun sa mga teachers na siguro hindi lang mag-limited into a teachers, no? Pwede rin sa mga ibang kahit sino. Ang message ko po sa lahat? Mm-hmm. Okay, message ko po sa lahat no is this is based from the book of famous president. So nakalagay doon na kanon. I don't know kung sinong president na to. The development of young minds is also the development of our nation. For the educated youth of today is the creative, enlightened, and dynamic individuals for the next generation. And I thank you. So, ayan. Yung panalo ka na. Palakpakan po natin si Tito V. Ha? Aabangan ko yung iyong mga TikTok eh. Sana maka-TikTok din kita. Kapag, sana nga sir. Don't forget or don't worry pag pumunta ka ng Cebu, ano pa ako, kahit anong solo sa Lapu-Lapu City, kilala po ako. So, nasaan, pwede rin ko nimo ma-contact anytime at your convenience. Yes, oo. Batiin mo yung ating mga kababayan into Bisaya. Yes, sa tanan na itong mga suunan, no? Sa taga Cebu, Siquijor, Region 7, o tanan na itong mga kahigalaan sa buong Pilipinas na in and out of the country nga naapod sa lain-laing nasud. Mayong adlaw ka na itong tanan. O salamat pa sa bye-bye kay Tito V. Upaw, the media screen ng Cebu. Continue spreading the good vibes and always bear in your mind that God is always at your side.
Regardless of your problem, regardless of your gender, God is created us equal. Ayan. Maayog yun. Kanang kuan, magbisaya ko gamay. Kanang, sige, sir. O, kanang lapu-lapu, dool na sa Sikihor. Kuan, actually, akong gikuan sa map gahapon, sir. Kung magpambot, sir, no, mga 5 hours. Olanggo Island to Sikihor, 5 to 6 hours. Pambot. Ah, pambot ra na. So, oh, kana. Oh, okay. When I was in Dumaguete, at Dumaguete, Manakay, Dumaguete, Dolarena, Sikihor. Oh. Na naman kay Kaila, din yung nagpambot. Olanggo Island to Sikihor, 6 hours daw. 6 hours. Ang travel. Oh, 6 hours sa pambot. Pwede. Baka pumunta kami dyan next year. Dadalawin ka namin dyan. Luyo na sa kuano? Luyo na sa Panglao? Ang Sikihor or luyo na sa Bohol? Dool sa Bohol. Dool siya sa kuano, bali? 30 minutes ra ko ag pambot ferry boat. 30 minutes ra Dumaguete o kuan, La Arena. Dool raman. Ayan, so mga... Because Olanggo Island is eastern part of Cebu man. Oo. Eastern part of Lapu-Lapu. 3 hours, 2 hours na lang din sa Camotes Island pud. Oo. Ayan na, mga kababayan, kami po ay nagsasalita ng aming lengguwaheng Cebuano. Yeah. Ayan, so Cebuano kasi ano 'yan, simpleng tao at maginoo. Oo. Kaya simpleng taong maginoo. Ayan. So, may asawa ka na? Oo. Ay, nakanak mo na. Daghan na. Daghan na gidian. Oo, daghan na gidian. Pero, unsa kalayo ang Calgary to Edmonton? 4 hours. 4 hours drive from Calgary to Edmonton. A car? Car, oo. Car lang. Parang kuan ra, dool ra. Mukhang parang from Manila to Baguio. Yan. So, ayan. Layo-layo. Good. Okay. So, magpapaalam na tayo. Dun sa mga gustong sumuporta, huling message mula kay Tito V para dun sa mga gustong tumulong. Yes. Ako nag-message, sir, no? Oo. Sa lahat na po mga Pilipino, saan mang sulok sa mundo, always support Tito V Opao, my FB page and my TikTok. And kung gusto niyo ding tumulong sa mga estudyante ko, you can also direct message me to my Facebook account, Robinson Dano from Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines po. So, nandiyan lang po makikita lang yung aking FB page, Tito V Opao, walang space. Ating Facebook account, Robinson Dano. And also, with the help of the Filipino World Channel, you can also ask assistance or inquiries to Sir Joe Arcaya only in Filipino World Channel. Thank you so much and have a nice day sa lahat po. Alright. Bye-bye. Thank you, Tito V, ha, sa iyong time sa pag-guest dito sa aking programang Feel Good with Joe Arcaya. Kaya bagay na bagay itong pag-guesting ko sa'yo dahil feel good tayo. Always feel good, mga kababayan, sa gitna ng pandemic na dinadanas natin ngayon. Alright. So, bye-bye na tayo. Maraming salamat, mga kababayan, sa pag-download ninyo. At ito po yung ating... extra, ha. Maraming salamat po sa inyo mga pag-suporta sa programa ng Filipino World Channel. At ito po ang inyong lingkod na nagsasabing tumingin sa solusyon ng problema at hindi sa problema. Kung ang problema ay sa tingin ninyong walang solusyon, huwag na ninyong problemahin. Ha? So, kaya makinig na lang sa Feel Gold with
Joe R. 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 Joe